Hello, Ka-OTR. Hello, online world. This is Off the Record with Migs, Bustos. And for today, kwentuhan lang muna tayo, of course, with basketball personalities. And for today, makakausap natin ngayon ang isa sa mga rising stars ng PBA. Also, kinover natin siya sa NCAA, sa LPU Pirates. Nagpunta ng Terra Firma Jeep. At ngayon, nasa San Miguel Beerman na introducing to you the Beast 2.0. Walang iba kundi si CJP, CJ Perez. Sup, Idol? Hi, Idol. Thank you sa pag-invite, Idol. Ha? Isang karangalan. Salamat, Idol. De, isang karangalan, syempre. Ikaw sa mga outstanding rookies na, syempre nga, nung naging rookie ka at naging outstanding 5 din doon sa PBA bubble. Maraming salamat, CJ. Kamusta ka naman so far? Kamusta naman ang quarantine life? Okay naman. Dito lang sa bahay. Dito lang din nag-workout sa bahay ngayon. And then, ayun, bonding with family. Gusto ko rin kita tanongin, no, CJ. Siyempre, you have kids, beautiful family. Kamusta naman ang daddy life? Masaya. Masaya magkaroon ng baby. Tsaka nakakatuwa. At nakikita mo silang naglalakad at nagsasalita na, di ba? So, ayun. Natutuwa ako at kaya ko palang magkaroon ng pamilya. Bakit hindi mo ba inakala? Papaki-share naman CJ sa mga nanonood ngayon. Ilang taon na ba ang kids mo? Ano bang names nila? Tsaka kamusta? Kung pwede ka pa magkwento. Yung panganay ko 2 years old na siya. Si Tanisha. Tas yung pangalawa ko 6 months pa lang siya. So ayun, masaya magka-baby basta wag na wag niyong kakalimutan yung responsibility. At totoo yan. Tante atin yung magpapasaya kay wife at sa mga babies. Totoo yan. Shout out sa Perez family. Pare, yung baby ko rin, 6 months. Six months din as of this interview. So, bilis lumaki, no? Oo. Bilis lumaki. Kailan ang birthday niya? Nung pangalawa? Pangalawa ko September rin. September? Ano September? 17. Okay. Baby ko naman, bro, September 30. Kaya sakto 6 months din. Kaya yun nga, no? Tatanungin nga kita, syempre, ECQ life, natanong ko na to kanina. Gano'ng kahalaga yung pag-bonding sa pamilya, yung although kahit home workouts, sabi mo nga 6 months, so September, pa-bubble na kayo nun. Diba? So ano yung experience mo nung mga anak ng misis mo noon? Nung pa-bubble na, papasok na kayo. Yun nga, actually buti nga nasamahan ko pa siya noon bago siya manganak. And ayun nga, mahirap na iwan sila kasi 'di ba, mag-isa ni misis. Buti na lang doon yung yung mother-in-law ko and yung father-in-law. Kaya hindi sila napabayaan. So, yun nga, sakto pagpasok ng bubble, nakakamiss. Siyempre, paglabas ko ng bubble, medyo ilang months na siya noon. So, malaki-laki na siya. So, ayun, nakakamiss pag malayo sa family. Okay, so siyempre, CJ Perez, no, isa sa mga, I've known CJ that you've done a couple of interviews already, pero salamat sa pag-join dito sa Off the Record dahil siyempre, ang task at hand ngayon, gusto malaman ng fans kung kamusta ka na nga ba sa bago mong tirahan sa San Miguel Beerman. Kamusta ang reception? Kamusta ang welcome ng SMC group ng team? Sobrang warm nung welcome nila sa akin. First week ng practice ko talaga ang pinakita nila. Pinaramdam nila na welcome ako sa team. Ayun, workout kami together nung mga nasa group ko noon. So, talagang hindi ka may ilang na mga veteran or mga champion na mga tao yung makakasalumuha mo. So, ayun, sobrang saya. Now, ngayon, CJ, pasensya ka na kung tatanungin ko to, no? Yun nga, di ba, nung nag-break nga yung news na CJ Perez for this is player, etc. Kamusta naman yung balita na nakarating sa'yo noon? No, syempre, yung netizens talagang parang nag-ano sa social media. At sanay ka na rin sa mga bubble kasi bukod sa PBA bubble, nasa Gilas bubble ka rin.
Diba? Oh. Nandun ka nun sa time na yun. Pero kamusta? Ano yung mga nakarating sa'yo nun back then? Siyempre sa social media naman, madami talagang ano, may mga nagtatanong, totoo ba to? Or totoo ba? O, kasi ako naman nung nangyari, wala pa akong alam talaga eh. Nalaman ko lang siya nung ano na, nung talagang nung na-approve na, doon na lang talagang sinabi sa akin na matitrade ako sa San Miguel. So, buti na lang nasa bubble ako noon at hindi ko masyadong napansin. Busy naman kasi kami mag-practice noon. So, ayun. Okay naman. Na-handle naman ng maayos. Mm. Yun nga pala gusto kong tanongin, no? Kamusta pa lang bubble din? Kasi mga bubble ng pag-uusapan natin eh. Unahin ko muna syempre yung pinaka-recent, yung Gilas bubble. How was it like working out? Syempre with sila coach tab, ibang sistema, iba't ibang player. Kumbaga yung generation ninyo eh. Yun ang kumbaga ang future ng Gilas. Kamusta yung experience na yun? Sobrang madaming natutunan. Yung conditioning talagang nakuha namin. And yung preparation sana para sa Korea. Talagang ready na nun eh. So, sobrang saya nung experience ko doon sa Kalam Bubble na yun. And yun nga, madami silang naituro na hindi ko pa natutunan. Siyempre, yung mga bonding sa mga bata, siyempre, may mga iba-iba kaming taon dun eh. So, kami lang nila Kiefer yung talagang magkakabatch dun. So, ayun, talagang yung adjustment talaga namin sa isa't isa is sobrang madali kasi parang magkakakilala naman talagang lahat. So, ayun, sobrang saya. Meron ka bang naging ka-close dun na younger generation? Kasi si Calvin of Tana, sinasabi na na kung sino yung talagang nagturo sa kanya, nagabay sa kanya si Manong Kiefer. Ikaw ba, CJ, meron ka rin parang naka-close sa bubble na hindi mo inasahan? Hindi naman ako yung parang nag-guide pero kami yung magkaka-banding talaga. Kami nila, sila Oftana, sila kay Mark Carino, Ray Suerte, sila yung mga nakakasama ko dun talaga. And actually, lahat naman nakakausap ko and lahat naman madali naman pakisamahan. So, ayun. Pero yun nga, yung bonding sa rooftop ng Kalamba bubble na yun is sobrang magandang bonding para sa amin. Kumusta naman para sa yung system nila Coach Jong, nila Coach Tab, anong para sa mga basketball fans natin na nanonood ngayon na talagang intricate sa mga dribble drive, sa mga ganitong sistema, kumusta yung adjustment? Nung unang punta ko doon, talagang sobrang laki ng adjustment kasi sabi ko bagong sistema. Talagang yung detalyado talaga yung lahat ng binibigyan nila. Tsaka madaming kailangan talaga doon go hard para maintindihan mo. And yun nga madaming viewings, madaming practice na gagawin bago natutunan yung sistema. So, sobrang organized nila doon. Sila Coach Norman, sila Coach Tab, sila Coach Jong, Coach Sandy, sila Coach Yuri, and Coach Caloy. Siyempre, iba-ibang sistema sila, pero napagsama-sama nila yun. Yun, maganda yung kinakalabasan. Alright, so siyempre, good luck sa Gilas, Pilipinas. Siyempre, good luck. Good luck ka din, CJ, siyempre, sa bagong home mo sa San Miguel. Pero CJ, pagkwentuhan naman natin, baka pwede mo ma-share sa fans, yung mga hindi natin nakikita sa TV, yung mga most unforgettable moments, siguro kahit sa PBA bubble, siyempre, tagal na dun. Two months kayo dun, di ba? Tapos, I'm sure, hindi lang yung teammates mo, nakihalubilo din kayo sa mga ibang team, sa mga tropa-tropa. Kamusta yung experience na yun? Sobrang gandang experience kasi, di ba, first time mangyari sa PBA yon. Tapos, ayun nga, lahat ng player sa PBA nasa loob ng bubble. So, lahat talaga nagsasalubong. And then, yung hindi mo makakalimutan naman dun is yung bonding mo with teammate, coaches, na every day na magkakasama kayo pag nasa swimming pool. Di ba? Yun yung tapos yung mga tambay sa kusina, mga ganun, may mga sa resto, may mga kain-kain, yun yung mga magandang yun lang kasi ibang magagawa namin dun na bonding. So yun, yung experience na yun sobrang
hindi makakalimutan na yun yung mga bonding sa mga ibang kaibigan ko sa loob ng bubble. Yun na, sila Coach Topex, sila Ayakay, Marcelino, yung mga... LPU boys! Oo, mga kick-out ng Ateneo, si RB. Siguro ang gusto ko lang din tanongin, as a dad, di ba, na nasa bubble ka ng ganong katagal, hindi namin ma-imagine, di ba, wala kami sa bubble. Pero siguro yung araw-araw mong namimiss yung pamilya mo, yung mga kids mo, ano ba, naging bearable ba yun? Paano kayo talagang naging matatag? Buti nga ngayon, di ba, buti may video call ngayon eh. So, di ba, medyo malaking bagay na ano, pag namimiss mo yung babies mo and yung wife, di ba, hindi ka masyadong ano, hindi ka mahihirapan na magpag-communicate. So, buti na lang may video calls. And syempre, mahirap pa rin kasi nga, di ba, malayo and wala kang chance na makalabas para makita sila. Malaking bagay, no, na-mention mo na to, CJ, na nakabanding mo kay Marcelina Twins, sila Ayaay, Coach Topex, at LPU Boys. Diba? Gaano kalaki ngayon yung nag-develop yung relationship mo sa LPU Boys? And then, syempre, kay Coach Topex na matagal mo naging coach sa LPU, tapos ano pa kayo sa PBA, baka pwede mo makwento sa amin yun. Yeah, yung relationship namin ni Coach Topex, simula basti pa lang talaga. Correct. Talaga, yung relationship namin na matatag at hindi ano eh, kahit na nag-aaway kami minsan sa court, sa dugout, pero paglabas ng basketball court, talagang ginagayad niya ako. Siyempre, simula pa nung una, talagang di niya ako pinabayaan. And simula, ayun, yung, lalo nung LPU, mas lalong tumatag yung ano namin kasi, ayun nga, nagsama kami sa mga championship games, sa D-League games, di ba? Parang yung bonding namin, talagang hindi nawawala. And syempre, kahit na minsan hindi kami nagkakausap, kunwari ngayon, kahit hindi kami mag-usap, and pag nagkita kami, syempre yung hugs and saying I love you para sa isa't isa is andun, hindi nawawala. Siguro hindi to masyadong na nalalaman ng mga fans, pero syempre pag player tsaka coach, automatic dapat yung player, ano, di ba, parang sunod sa coach, etc. Pero hindi masyadong napapag-usapan yung minsan kapag nagtatalo kayo. Di ba? Sa inyo ni Coach Topex, minsan ano yung mga pinagtatalo nyo? Tapos paano nyo siya nare-resolve? Ano lang, kasi minsan pag sa laro kasi, kahit na nasa loob ako ng court, magtitigan lang kami, alam ko na nagalit na siya. O alam ko na akong ginawa, ganun. So, nung ano, sa mga dugouts, minsan, syempre yung rason mo, irarason mo pa rin, pero yung respect mo sa kanya andun pa rin. Siyempre, siya pa rin yung susundin mo pag mga plays or kung ano yung gusto niyang gawin. Diba? Correct. Gano'ng kaka-proud si Jay na yung mga teammates mo sa LPU, sila, una-una si Ayaay, MJ Ayaay. Diba? Oh. Naging steady siya sa Alaska. Tapos Marcelino Twins, na-draft din. Tapos si Kaduyak ngayon, na-draft din. Oh. Diba? Anong reaction mo dun? Sobrang proud ako sa kanila kasi... Alam ko nung una pa lang talagang pangarap namin talaga makapunta ng PBA, and lahat naman kami and sila Ayaay, JC and Kaduyak, talagang pinaghirapan nila yan eh. Talagang pinagtrabahuan nila, yung sakripisyo, di ba? Yung hirap, yung pawis sa practice. Nung college, may mga batang GM kami, mga ganon. Batang Gilbert malabanan na workouts, talagang sinaga namin yun, kaya andito kami ngayon. Yun yung yung magandang ano nangyari sa amin kasi napunta kami sa mga ano, sa mga magagaling na coach at mga nirerespeto kami na ano na player, and yun nga yung respeto namin sa it isa andun. Kaya siguro ganun yung mga ano, yung relasyon namin sa mga coaches namin. Yeah. CJ, Gilas Pilipinas, na napag-usapan mo na kanina yung bubble, pero naglaro ka para sa 3x3 team. Naglaro ka rin para sa 5-on-5 team. Hindi lahat ng player nagagawa yun. Diba? So, kamusta naman yung experience mo pati yung mga learnings mo from 3x3 and 5-on-5? Yung sa 3x3, nung SEA Games kasi, diba, kami nila
knew some perks. Parang yung unang game, yung pinaka-crucial dun sa amin kasi yung first time namin laruin yung 3x3 na magkasama-sama. Parang, madami kami natutunan na ganun pala talaga yung 3x3. Kahit 10 minutes lang, nakakapagod pala talaga siya. And, ayun, kaya naiintindihan namin yun sila, yung mga nasa 3x3 dati, sila Joshua and Pasaol. Talagang naiintindihan namin na ganun pala talaga kahirap maglaro ng 3x3. 5-on-5, Idol. 5-on-5 sa mga big games. International. 5-on-5 yung first na laro ko naman sa China. Sobrang, yung parang time na na kinabahan talaga ako ng sobra. Kasi diba, mga malaking team yung kalaban Yung mga ibang country talagang magaling na team. So, sobrang madami akong natutunan doon sa Gilas na yun. Nung time namin na nag-World Cup. Yun yung mga mahirap. Mahirap kasi, di ba, parang pangit yung kinalabasan nung laro namin. Pero yung bonding tsaka yung pagsama-sama namin, hindi kami naghiwa-hiwalay nun Kasi talagang ginaid kami ng mga coaches, yung mga veterano doon. Kaya siguro, yun yung pinaka-importante sa amin. I think, yung pag natatalo, kailangan magsama-sama para maging mas matibay yung team. Yun yung natutunan ko talaga din. Eto, CJ, tatanungin ko kasi nga sama-sama din tayo sa NCAA, di ba? Lagi tayo nakikita lahat sa Phil Oil, nakinover ka rin namin ng ilang taon. At syempre, hindi natin makakailan na nagkaroon tayo ng rivalry. LPU, San Beda, best guards from each other, rivalry with Robert Bolick. Siyempre with LPU and San Beda, tapos eventually naging teammates kayo sa Gilas. Di ba? Pag may mga ganun ba, may mga ano ba yun, ilang, parang, I mean, ikaw na nasa scouting report namin ikaw ang gusto kong talunin Tapos ngayon, teammate na kita. Kamusta yung una yung pagkikita noon nung nagsama na kayo sa Gilas Pilipinas? Actually, nung sa NCAA pa lang, nung yung rivalry na nabuo ng Beda tsaka Lyceum and yun nga yung sinasabi niya Robert Bolick tsaka si J. Perez na rivalry. Parang doon na buo yung pagsasama namin ni Bolick. Parang kahit na magkalabang kami sa NCAA, hindi kami yung, alam mo yun, nagsamaan ng loob. Hindi yung nagkatirahan sa laro. Talagang pinakita lang namin kung ano talaga yung kaya namin ipakita. And syempre, yung competition talaga. Alam mo, kilala nyo naman si Robert. Pag sa laro yan, laro talaga. Talagang makikipag-compete yan. Kaya dun na, kahit na magkasama na kami, actually, roommate pa nga kami lagi niyan Kaya, yung walang ilangan na nangyayari. Talagang yung bonding, yung pagsasama namin, maayos. Sa laro, talagang tinutulungan niya akong mag-adjust. Sabi niya, okay lang yan pag may mga mintis ka nila na tinitira. Ganun lang. Maganda yung ni Robert. Yeah. Ngayon, ang draft class, di ba? You were once rookies also. You were once na kayo rin ang inabangan. Ngayon naman, yung draft class ngayon, inaabangan din. Di ba? Para sa'yo, CJ, sino ang personally para sa'yo na, tingnan ko nga kung paano maglaro to. Or like parang, pag makalabang ko to sa court, parang talagang paghahandaan ko. Sino pinakaabangang rookie para sa'yo this year? Actually, halos lahat naman. Pero, ayun nga, syempre, ang malaking expectation din sa first pick, second at saka third, di ba? Si John Munson, si Malonzo, Calvin Loptana. Yun yung Pero lahat-lahat naman ng na na-pick talagang mga promising player talaga na malaki yung magagawa sa PBA. Okay. CJ ngayon, siguro medyo obvious to. Di ba? Immediate goals with SMB. Siguro alam din ng mga fans. Pero maganda din na manggaling sa'yo. Ano mga gusto mong ma-achieve agad with the San Miguel Beer? Siyempre yung mag-champion. Mag-champion. Yun lang man na yun. Lahat naman ng teams, yun yung goal. Siyempre, ako, yun din naman yung goal ko para kahit saan naman. Pero dito sa SMB, di naman talagang madali makuha yung
yung championship ground, pero kaya natin paghirapan yun, and syempre magtulong-tulong kami, siguro mas malaki yung chance na makuha namin yun. Hmm. Kamusta pala mga banding mo ngayon? Kamusta pala mga ensayo? Of course, as of this interview, ECQ eh. Pero na nag-ensayo kayo ng mga palima-lima, sino yung mga nakakasama mo sa training? Kamusta naman yung ano nila sa'yo? Welcome nila sa'yo? Sobrang ano, warm nung welcome nila sa akin. Sobrang talagang pinakita nila na ano, na veterano sila. At ano, kami pag veterano, kailangan ni welcome namin yung ano, yung bago ng ano mo, yung mainit at saka ano, masaya, para hindi ako maging ano, yung parang pinaramdam nila hindi ako mailang sa practice. Hmm. So ayun, talagang nag-uusap-usap lang, kinakausap nila ako. Sinasabi nila kung ang kailangan gawin. Ayun, sobrang ganda nung ano, yung mga veterano sila, ano, sila Chris Ross, Marcio, Arwin, sila yung mga unang nakagrupo ko eh. Kaya naramdaman ko na komportable ako. Okay. Salamat CJ Perez, the Beast 2.0 na sinamahan tayo dito sa Off the Record YouTube. Salamat CJ. Pero lastly, thank Idol, message mo sa fans. Ayun, sa mga fans ng PBA at SMB, mag-ingat po tayo lagi. Abang-abang lang po tayo kung kailan mag-re-resume yung laro natin sa PBA. And ayun, syempre shoutout sa ano ko, sa wife and babies ko dito sa bahay. Ayun, tayo po yung mag-ingat. Tumiwas po tayo sa virus. Mas okay po na mag-stay tayo sa bahay para hindi kumalat yung virus. Mag-ingat po tayo lagi. God bless you. Alright, so the ever humble CJ Perez from San Sebastian to Ateneo to LPU, now in the PBA, always as humble and gracious. And CJ, good luck sa career mo. Salamat sa pagbisita mo dito sa amin. At sana po, nag-enjoy po ang mga fans ng Off the Record or yung mga nakikinig po ng nakakanood ng interview na ito. So this has been Off the Record with Migs Bustos and of course CJ Perez. See you guys in the next episode.